Hello mga mamshies, this is Doc Leila again. For today, itutuloy natin yung ating usapan tungkol sa contraception. So, i-review lang natin yung pinag-usapan natin last time about oral contraceptive pills. So, I said na merong combined oral contraceptive pills and meron din yung pure progestin only. Hindi ko nabanggit yata last time na sa combined oral contraceptive pills, merong preparations na 21 tablets in one pack and merong preparation na 28 tablets in one pack. So, ganito po yun, no? Pag 21 tablets ang laman ng pills, magsa-start kayo kung anong araw kayo nagsimula. And then, tatapusin nyo po yun, you take it same hour each day for 21 days. And then, you stop. You should stop for 7 days. Hindi kayo iinom ng pills ng 7 araw. At doon kayo dadatnan dapat ng inyong regla. On the other hand, meron naman pills na combined din, pero good for 28 days ang laman. Ngayon, pag ganito, tuloy-tuloy lang po kayo na iinom nung lahat ng pills na yon from number 1 to 28. So, magsa-start din kayo dun sa number 1 na nakalagay. Yung ihuhuli nyo, yung last 7 tablets which are actually inactive. No? Ibig sabihin, wala siyang hormonal ingredient. Ang laman niya ay ferrous sulfate or lactose. Malalaman nyo na iba sila kasi iba yung color nila. Nilagay ito para hindi kayo makalimot dun sa pag-take ng pills. Kasi yung iba, nalilito at nagkakamali. Ang ginagawa ng iba, pagka natapos ang 21 days ng pag-take ng pills, as soon as magregla sila, maski kinabukasan pa yung regla nila, magsisimula na sila ng panibago. So, anong nangyayari niya? Nagkakadikit-dikit yung pag-inom ng pills. Ngayon, ito po yung napaka-importanting maalala na kapag hindi kayo dinatnan dun sa 7 days pill-free period or dun sa period wherein you are taking the placebo or the ferrous sulfate or lactose, dapat i-check nyo munang mabuti kung wala ba kayong nalimutan na pills dun sa nakaraang pakete. Wala ba kayong napagkamalian na oras dun sa nakaraang pakete. Kasi kung meron, kailangan paalam nyo muna sa OB-GYNE ninyo para ma-rule out ang pregnancy. So we move on to the next contraceptive at ito yung injectable contraceptive. Ang laman nito ay pure progesterone din tulad ng isang type ng pills. Ang active ingredient ay depomedroxyprogesterone acetate or what we call DMPA. The action is the same as pills. So it inhibits ovulation. It thickens the cervical mucus para hindi makapenetrate yung sperm and it also thins out the endometrium. So, yung mga ayaw gumamit ng pills kasi makakalimutin sila, ito yung best option or best next option for you, no? Kasi itong injectable contraceptives, ibinibigay lamang ito every 12 to 13 weeks, no? So, at least yun lang yung tatandaan nyo, pumunta sa doktor nyo every 12 to 13 weeks para magpaturok ng injection. Ang benefit ng injectable contraceptive is tulad din ng pure progestin only pills na dahil nga walang estrogen. So this is the best choice for those who have estrogen dependent tumors like breast tumors or kaya yung mga may myoma. Magandang choice din siya for breastfeeding mothers who wouldn't want to be taking the pill every day. And because of its minimal metabolic effects, it's also the choice for adolescents, for obese patients, and for perimenopausal women. Kasi maski pang matagalan, pwedeng magamit ito ng mga babaeng nasa approaching menopause na without thinking of very serious side effects. Kasi nga, wala siyang estrogen. So, may additional uses din yung DMPA. It's also being used for the treatment of endometriosis and endometrial hyperplasia. Ito yung conditions wherein nangangapal yung lining ng matres, no? And then, it also has a protective effect against endometrial cancer. And then, nakakatulong din siya to lighten heavy menstrual flow. And kung titignan mo, cost-effective din siya kasi ang DMPA will cost about 200 to 250 pesos only depending sa brand. Whereas yung oral contraceptive pills, lalo na yung combined, would cost you, depende, may mga mura lang pero meron ding pinakamahal na abot ng mga 700 to 800 pesos per month yan. So if iko-compare mo yung 700 pesos per month to 250 pesos for 3 months,
mas nakatipid ka na dun. So like the oral contraceptive pills, ang best time to start or to give the injection is within 5 to 7 days from the onset of your menses. Para sure na sure na wala kayong nasasagasaan na pregnancy during the time that you receive it. But in theory or by the book, pwede tong ibigay anytime. But as I said, you have to be very careful. You have to be very sure that you're not pregnant. If let's say nakapills kayo and then mag-shift kayo to injectable contraceptive bago mag-expire or bago matapos yung pack of pills nyo, dapat makapagpa-inject na kayo. So, dapat may overlap. Anyway, yung sa injectable contraceptive naman, immediate naman yung effect of protection niya. No? So, basta dapat lang may overlap siya before you stop your pills. So, the dose is repeated every 13 weeks. No? So, pag halimbawa naman, hindi ka nakadating sa appointment mo sa doktor or sa midwife, sa health center for the injection, actually, may grace period sa study nila hanggang 2 weeks pwede pang ihabol. But ako, personally, I tell my patients na pag hindi ka pa pwede sa day of your scheduled injection, at least 3 to 7 days from that time ay pumunta ka na or i-set mo na yung appointment mo para lang, gusto ko lang makasiguro na hindi sila magkocontact, walang masasagasaang pregnancy in the process. Halimbawa, lumampas ka sa grace period at nagkaroon kayo ng contact and then gusto mo pang ituloy yung pills, mag-pregnancy test muna, which should be done 2 to 3 weeks after your last contact. The moment you realize na gusto mo pa rin palang ituloy injection pero napaso na siya at meron ng sexual contact, palipasin nyo muna yung time ng contact, 2 to 3 weeks, and then do your pregnancy test. Basta negative yung pregnancy test, hindi na kailangan antayin na magregla ka pa. Okay, so one thing we have to make clear, no? Kasi ito, ang daming mga nagtatanong sa akin, minsan biglang nagkukonsulta, natatakot sila, kasi parang nagbago yung menstrual flow nila. So let us make it clear, ano ba ang effect ng injection sa menstruation? Okay, ang isang effect nito, maaring totally tumigil ang inyong regla. So, sa panahon na ikaw ay nagpapa-inject, maaring hindi ka datnan. As long as sigurado mo na nagpapa-inject ka naman sa tamang oras, wala kang nami-miss na appointment, huwag kang matakot, no? Kasi usually, ang nagiging nangyayari dito ay nagkakaroon ng anxiety kasi baka buntis. So, hindi naman ikaw usually mabubuntis kung nasa tamang panahon ang pagkaka-inject sa'yo. Yung iba naman, ang fear nila, pagka daw hindi sila nagkakaroon ng menstruation, naiipon daw yung dugo dun sa loob at yun daw ay nakakasama sa kanila. Ngayon, iklaro lang po natin na ito ay pure progesterone-only pills. So, the only reason why hindi kayo nagkakaroon ng menstruation is kasi walang mapoproduce na menstrual flow, no? Hindi mangyayari yung usual na nangyayari sa ating regular menstrual cycles na merong pagkapal at pagnipis ng lining ng matres. At sabi ko nga kanina, pinipigilan nito yung ovulation. So, hindi talaga expected na magkakaroon ng menstruation with progestin only injection. Yung ibang patients naman, magkakaroon sila ng menstrual flow monthly pa din or more or less malapit sa usual dates ng mens nila pero decreased. A lot lighter, a lot less than before. So, wag din kayo mabahala kasi effect lang ito ng progestin. And then, some would have on and off vaginal spotting. Ito yung minsan bothersome sa iba kasi mas marami na ayaw nila magkaroon ng contact during the time of yung bleeding, no, or spotting. Pero hindi maiiwasan, may mga ganun ang reaction sa injectables. May at maya, nagkakaroon ng bahid-bahid ng dugo. So let us move on to the most effective non-permanent form of contraception. Sa failure rate, magkukos lang siya ng less than 1% na pregnancy in a year, no? For every 100 women. Yung efficacy niya or yung failure rate niya na napakaliit ay halos maihahambing sa efficacy ng bilateral tubal ligation, which is a permanent procedure of sterilization and vasectomy. I am referring to the intrauterine device or what we call IUD
and yung mas bagong lumalabas ngayon, yung implant. Okay, so first, let us discuss the intrauterine device or the IUD. Ang IUD, pag nilagay siya dun sa loob ng matres, it acts as a foreign body which produces a series of processes na nakakapigil sa pag-migrate o pag-move up ng sperm into the fallopian tube. So, ang tinutukoy ko dito ay yung more common na copper IUD. Ito yung letter T na parang flexible plastic na may dalawang string sa dulo. No, so ito yung ini-insert sa loob ng puwerta and into the cervix. The copper IUD is a good choice if you do not want to receive any hormones kasi hindi siya makakasagabal sa takbo ng iyong menstrual cycle. And then, okay din itong choice na to for some patients or some women who have medical problems, no? Na ayaw na nilang ma-disrupt pa ng hormones yung mga problema nila. Ito din ay magandang choice para dun sa mga gustong mag-long term na hindi na muna mabuntis, no? Like kung gusto nila for even for 5 to 10 years hindi sila mabubuntis, may mga IUD na mahaba yung panahon before mag-e-expire. So, ang importante lang pagka mahabang panahon yung pag-e-expire ay continuous pa rin kayong pupunta sa inyong doktor kasi hindi naman pa pwedeng manatili na lang sa inyong katawan yung IUD. Kailangan dumating din yung panahon na ipapatanggal nyo siya pag expired na siya. Yung copper IUD, usually available yan sa ating local health center. Available din siya sa government hospitals. Meron ding mga nabibiling IUD pero hindi naman nagko-cost ng masyadong mahal, no? So, they are all containing copper or they are copper IUDs. There's another type of IUD which contains progestins. So, similar yung effect or mechanism of action niya sa injectable contraceptive na DMPA, pareho din dun sa oral progestin-only pills na ginagamit karamihan ng breastfeeding mothers. Etong type ng IUD na to, pwedeng magstay naman sa system nyo, sa katawan ninyo, for 3 to 6 years, no, bago sila mag-expire. But it's actually more expensive. I think pwede siya mag-cost na around 8 to 10,000 per IUD, depende sa brand. Usually, it's IUD of choice for those who have heavy menstrual flow. So from the start, meron na silang problem with their menses na medyo ma-heavy yung labas ng flow, lagi silang nagkakaroon ng more than the usual 80 ml blood loss per menstrual cycle. It's also being used to lessen the pelvic pain caused by endometriosis in some women. So, ang benefit ng IUD, wala siyang estrogen, no? So, if you're avoiding estrogen, ito yung good choice. Tsaka, once nilagay ito, wala ka nang masyadong iintindihin, no? Iintindihin mo na lang at huwag mo na lang kakalimutan kung kailan siya mag-expire. Kung nakatipid kayo sa injection, mas makakatipid kayo sa IUD. In fact, di ba, meron ngang free care of government hospitals and local health centers. And then, hindi naman ganun kamahal yung copper IUD which is commercially available. And even if mahaba yung expiration ng IUD, but if you suddenly just want to become pregnant, you can just have it taken out. Usually, very low naman or minimal yung cost to have this removed. Ang kinakatakot ng karamihan ay baka daw masakit magpalagay ng IUD. Well, usually, mas maganda o ina-advise natin ilagay ito during the time of menstruation kasi at that time, medyo mas soft in cervix, lumalabas yung bleeding, so medyo mas may konting opening dun sa cervix so that it's easier to put the IUD in. And then, dun naman sa ibang patients who would want to have the IUD placed at a time na hindi sila nagme-menstruate, as long as sure na hindi sila pregnant, may mga gamot naman to ripen the cervix para mas madaling ma-insert ito. Ang isa lang nagiging bothersome sa IUD, yung string na nakakabit dito, ano, dalawang string. So, it's quite long. Kung minsan lumalabas dun sa may vaginal opening. So, you will just have to learn how to put it back or replace it back into the vaginal canal. But eventually, you'll get used to it. Hindi naman all the time nalalabas ito. If you had an IUD inserted and then meron kang unusual pain, nag-develop ka ng fever which is unexplained, after some time, it seems may not feel the string anymore. Or if meron kang fear that the IUD might have fallen out, then these are situations wherein you should see your doctor sooner than yung prescribed time niya. So if meron evidence na na-expose kayo sa mga sexually transmitted diseases,
diseases by having a contact with someone who has it, or if meron kayong mga symptoms of pelvic infection, it's best to see your doctor right away if meron kang IUD in place, no? Para ma-check niya, kasi baka maka-enhance pa ito nung mga pelvic infections. Kailangan pagalingin muna, no? Baka kailangan munang ma-remove yung IUD. Meron lang certain instances when the IUD can be displaced, no? Lalo na ito sa mga cases wherein masyado nang matagal na nandoon sa loob, no? So, nasabi ko kanina, magpakita kayo sa doctor nyo din if let's say na hindi nyo na ma-fill yung string, kasi baka pumasok ng gusto sa loob yung IUD. In cases like that, malolocate pa naman ito using ultrasound, and sometimes para tanggalin ito, we have to do hysteroscopy or DNC. And another thing that we should watch out for, as I said, may less than 1% na failure rate ang IUD. So there are cases wherein maaring mabuntis ang isang babaeng may IUD. So ang dapat na gawin, based on studies, at the soonest that you realize na pregnant ka, at sa pagkaalam mo, hindi naman nahulog yung IUD mo, nandoon pa rin sa loob, you have to go to see your OB-GYN, and usually what's done is tatanggalin ito the soonest, kasi it might cause miscarriage if ma-retain pa yung IUD habang nagde-develop yung iyong baby. So tulad ng mga sinasabi ko nung nakakaraan, napaka-importante pa rin yung constant follow-up or check-up with your OB-GYN or your local midwife or kung sino man yung nandoon sa inyong health center to have yourself checked maski annually, no, sa women's wellness, lalo na kung family planning acceptor ka. And lastly, meron tayong implant, no. Ang implant, may laman din ito na pure progesterone. So the implant containing progesterone, usually desogestrel, is inserted dito sa inner upper arm, no, subdermally, sa ilalim lang ng skin. The insertion of an implant is done as an outpatient procedure under local anesthesia, and it's done by a trained healthcare professional. So hindi rin po lahat ay marunong maglagay ng IUD. So just make sure that yun talagang mga qualified persons ang maglalagay para hindi ito ma-misplace. Just like the other forms of contraception, it is best given within the first 5 days from the onset of menses. Kapag ito ay inilagay sa sobra sa 5 to 7 days from the start of menses, mas mabuting maggamit ng backup contraception just to make sure na walang sasagasa ang pregnancy. The implant is effective for at least 3 to 5 years, no? So take note kung kailan talaga siya mag-expire. And then, ang pagtatanggal nito ay tulad din nung time na nilagay siya, magkakaroon ng small incision sa skin above the elbow, sa inner arm, and then ipu-pull out lang yung implant. And then, inform na lang ang inyong healthcare worker if gusto nyo pang i-continue, no, na gumamit pa rin ng implant. Kasi some would really not want to have any more children, but they wouldn't want to undergo bilateral tubal ligation. So what they can do is to have the implant replaced with a new one. So reminder lang, na tulad ng ibang progestin only contraceptives, ang implant ay maaaring makaapekto din sa inyong menstrual cycle. Yung iba magkakaroon ng continuous or on and off vaginal spotting or bleeding. Yung iba naman ay totally hindi mo na magkakaroon ng menstruation. And yung iba naman, magkaroon man ng parang tinatawag nilang regla, ay magiging mas kaunti kesa dun sa usual nila. So sa mga ganitong pagkakataon, huwag kayong mabahala, kasi as we know naman, the implant is already in place, so you are still protected. Okay, so in the past 2 episodes, nakapaglaan tayo ng panahon para ma-discuss yung mga more commonly used contraceptives. And in the process, I hope nagkaroon kayo ng idea to determine which one suits you best. Of course, huwag po natin kakalimutan na sa lahat ng ito, dapat nagpapaguide tayo sa ating own OBGYN or dun sa ating mga local midwife who are also trained to help us in choosing the proper family planning methods. So, if nagustuhan niyo yung video, please give it a like and subscribe to my YouTube channel. Until then, bye!